Hi everyone, this is Tess and welcome to my dance tutorial. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung mga tips and techniques kung paano kayo makakagain ng balance. Ano yung mga basic movements na pwede nyong ilagay sa inyong dance choreography using the chair as props. This is a mirror tutorial, so please imitate my movements as you face me. Now, let's start with some basic footworks while you are seated on the chair. The first technique is you must be on a tiptoe para mas madali mong maigalaw ang iyong paa. Another thing, for beginners, and dun sa hindi pa talaga nakatry, sumayaw na gamit yung upuan, I would suggest that as you do the different footworks that I'm going to demonstrate, humawa ka sa chair para meron kang balance at dito ka kukuha ng puwersa. Okay? Another thing, tatangilin ako para makita nyo, do not let your back touch the back part of the chair, like this. Okay? So, dapat naka-straight yung likod mo. And, look at the front. Ganyan. And then, look at my feet. Naka-tiptoe yan. Okay? So, basic footwork, you're going to cross your legs. Cross and down. Cross and down. Now, another thing is, you can open your legs and place both of your feet at the side of the chair like this. At naka-tiptoe ka pa rin. Now, saan yung kamay mo pwedeng ilagay? Dito. Lagay mo siya dito. Hold the chair to support you. Or, yung iba naman siguro, pwedeng ganyan. Parang ginide mo yung paa mo na bumukas. Hinawakan mo yung tuhod mo. Okay? So, let's recap those simple steps from here. 1, 2, 3, 4, 5. And on the sixth count, pwedeng i-rotate mo yung ulo mo. 6. So in this case, meron ka ng 6 steps using the chair as props. Now, another thing, pwede namang instead na i-open mo yung legs mo like this, pwede mo siyang artehan ng konti. So, in this case, pwedeng ganun. But, if you notice, anong ginawa ko para maka-lean forward ako or maka-move forward, left hand, humawak ako dito. Okay? And then, the other hand, andito siya. Para ma-stretch ko yung isa kong paa at ito naman, ma-open wide ko. So, it's like this. And you can do the same on the other side. Hawak dito. Right hand naman yung hawak dito. And, ayan. Another thing, pwede naman na from this position, okay, dito ka na. Side view ka na sa audience. Madali yun. Madali yung i-shift. So, from here, and like this. And look at this. Look at my hands. Isa kong kamay nandito. Suporta pa rin siya. At nandito. Sa likod ng upuan. Or sandiga ng upuan. Pwede kang mag-kick. And if you notice, para buwelo ka. At para hindi ka mahulog or gumiwang-giwang yung upuan. Again, i-maintain mo yung paghawak ng dalawang kamay sa upuan. So, you can actually raise your other leg like this. Or the other one. Yon. Pwede namang ganyan. So, in this case, pwede bang sabay yung paa at kamay? Yes, you can. If you can gain balance. So, pwede yon. Ganyan. Hindi kayo nakahawak sa chair. Ganyan. But, this is a bit difficult and would require practice. Now, kung gusto mong hindi ka talaga hahawak sa chair, tapos halos sabay mong itataas yung paa at kamay, may konting daya siya na pwede kang gawin. Eto, ditataas ko yung kamay ko ng ganito, ito nakataas, ito na may tataas ko. What did you notice? My other foot is actually touching the chair. Ayun, parang hindi ako tumihaya papunta dito at mahulog. So, that's one technique. Bali, parang kukuha ka ng suporta dito sa upuan. Itatouch mo yung isang paa mo. Like this. Okay? Yung puwet mo, kanina, talagang na-accommodate siya
sa chair mismo. Yung entire part ng inuupuan na sa chair. But then, this time, medyo yung puwet mo, dapat makaupo lang ng konti sa chair. Okay? And then again, hawak ulit sa upuan to gain balance. Eto naman, i-stretch out mo yung legs mo. Ganyan. Na para siya nagko-cross. Okay? And again, ang technique niyan, hahawak ka sa upuan. Hindi pwedeng hindi ka nakahawak sa upuan. Kasi may hirapan kang gawin yon. Okay? Perhaps you can see some choreography na especially kapag may clean shorts mo, tapos yung legs mo yung nagko-cross ng ganyan, ang ganda ng effect. At actually, to viewers, if you are dancing on stage, ang effect niyan parang napakahaba ng legs mo. Okay? So, maganda ito. But then, ayan, it will require a lot of practice on this. And, ang strength mo, nandito sa chair. Because as you straighten your leg, it seems like you're also pushing your body upward. Kaya, kailangan talaga nakahawak ka sa upuan, tapos medyo ipupush mo talaga yung upuan pababa. So, straighten it. Nakapush yung aking kamay sa upuan. Nakabend yung isa kong paa. And then, palit. Now, can you cross your legs? Like this? Pwede naman. Okay? Parang nag-cross. Pwede yon. You can even slide your legs like this. Yung ginawa natin kanina, remember, yung ganito. Okay? Ngayon naman, ganito na siya. Pwede yon. But then, look at this. Nakahawak pa rin ako sa upuan. And you can do the same on the other side. Now, what about some steps while standing up and using the chair as your props? So, one very common is patong mo, yung paa mo on the chair. Look at this, nakatipto ako. Kaya nga kahit nakasuot ka ng high heels, pwede yun because you will be on a tiptoe, actually. So, just like this. Tapos pwede parang hibuin mo yung legs mo. Your hands will actually move going down like this. So, pwede yun. Kapas yung kamay mo. Ganyan. Or pwede naman nakalagay dito. Okay? So, this is actually very sexy to look at. So, pwede yun. Pagpatong ng paa, diretso nilang ibubuka at upo. So, the technique here is, huwag kang masyadong lalayo sa chair. Kasi yung ginawa ko kanina, ganyan, medyo malayo ako sa chair. So, which means wala akong balak na i-stretch ang aking paa at maupo sa chair. So, I'll just have to place my foot like this, and then move out of the chair. Pero kung may plano ka na maupo sa chair, lapit ka ng konti. So, make sure na yung isa mong paa halos nasa may malapit na sa paa ng chair. So, it's like this. Okay? Now, you can hold the chair if you want, but for others, especially kung sanay na sila na may upuan, they can do like this. So, again, if you're a beginner, hawak ka. At ito lang itaas mo. After that, kick and then down. Now, pwede naman patalikod kang uupo. So, in this case, you're just going to do the reverse of it. So, again, lapit ka sa chair, patong uli ng isa mong paa. Yung iba nga, if the dance is so sexy, gumaganon-ganon pa yung kanilang puwet. Okay? And then, the same. Kick and sit. Okay. Now, let me face you. So, when you sit on the chair, hawakan mo etong part nito. Okay? Again, para hindi ka gumiwang-giwang. Okay? Yun. And after that, you can do some hand movements on this. Or you can even hold this part of the chair and then look at the audience by moving your shoulders like this. Ayun. So, mga simple steps na yun na pwede mong magawa habang nakaupo ka ng ganito. This is if you are at your back sa audience. Tak. Tak. Okay? So, pwede naman na choreography, ganito yung upuan. Okay? So, pwede yun. Step, lapit sa upuan, patong ng paa,
kick, and down. Hawak ka kagad dito. May ibang mga choreo na nakikita ko na ganun sila. Tapos, gaganun. So, pwede yun. Ganyan. So, you can do a lot of, you know, creative steps while you're seated like this. So, another steps that you can do while standing near the chair is like this. Punta ka sa likuran ng upuan. And you can actually do some steps while doing that. It's either you're going to do some, you know, sexy walk. Or pwede namang iikot ka. If you have enough space, in my case, you don't have enough space, pwede iikot ka. And dito ka na. So, may likod ng chair. O, diba? Bongga. So, in this case, as you reach this part of the chair, hawak dito ng sa mong kamay. While your other leg, kick it and place it on the chair. So, ano yun? Medyo itagilid mo ng konti yung katawan mo. Ganyan. Para makita ito. Especially kung yung damit mo may, sabihin natin, hindi ka nakasuot ng pants or shorts, may slit yung damit mo. Ayun. So, sexy yun. Patong mo siya. Labas ang legs mo, di ba? So, it's like this. And you can do some movements here. So, pwedeng, you can run down your hand like this. Okay? You can put out your hand like this. So, bahala ka. Because this position is actually very sexy. Now, pwede ba naman nakaharap ka? Pwede naman. Kung ayaw mo nakatagilid, o sige, harap ka sa audience. Ganyan. And this is actually easier. Kasi, kumbaga, mas may balance ka nito. But look at this. The moment I step on the chair, and nakita nyo din to, siguro kanina, parati ako nakatipto. Okay? Never flatten your feet on the chair. Not unless aakyat ka ng upuan, syempre. Okay, but with my limited space, I don't think I can go up the chair. Mauuntog ako sa bubong. Okay? So, this is one. Ganyan. Okay? And this one, ikot ka. And like this. Okay? So, you can actually walk around the chair if you want. Do some sexy movements. Now, meron ko ituturo sa inyong simple stunt na ginawa ko sa isa sa mga dance cover ko. Bale, ang ginawa ko, so, pinatong ko yung aking paa. Tapos, parang gumanon ako. Okay? And then, ganyan. After this, humawak ako dito. Hawak ng aking dalawang kamay. And, parang ipinush ko yung aking katawan forward. So, ayan. Tapos, etong isa kong paa, definitely mag-straighten at mag-slide papunta sa aking likod. Okay? So, hawak and nakaikot na ako. And, look at this. Definitely yung tuhod mo, babangga siya dito. Kaya yung technique, tatagilid ako, sana makita nyo. Paano ko ba ito? May papakita sa inyo na maayos. So, in this case, di kunwari, naka... Tama ba? Umiikot ako. So, in this case, di ba, babangga siya dito. Para hindi siya bumangga. The technique there is, since nakahawak ako dito, ipinush ko yung katawan ko pataas ng konti. So, parang inangat ko yung katawan ko para may iwas ko yung tuhod ko. Okay? But, you know, that would require a lot of practice, especially if you're a beginner. Pero, kaya nyo yun. At first, kumbaga, mahirap, pero constant practice, masasanay din yung katawan mo. And, ang ginawa ko niya noon, isang na-discovery ko, pag hawak ko dito, iiwan mo yung ulo mo para may, kumbaga, may art siya ng konti. And if you notice, diba parang ang dali lang. Kasi yun nga, ang pinaka-technique doon, pinush ko yung katawan ko para may angat ko yung aking katawan habang umiikot. That I did. Tapos may karugtong yun. So, eto siya. Di na kaganyan. Okay? And then, gumawa ako ng mga hand movements and so on. After this, huminarap ako dito. And then, I put my other up like this. Pero hindi ko siya inangat talaga na masyado sa upuan. Because I will be going down the chair. So, para mas buwela ako. So, nakaganyan lang siya. Parang nakakabit lang yung aking isang paa. Taas ganyan. And then, down. All throughout, nakahawak ako niyan sa upuan.
my other hand may be free and doing some movements, but my other hand is holding the chair. Na kung titingnan nyo, eto definitely dalawang kamay ang kailangan kong ihawak para maiangat ko yung aking katawan ng konti. Eto, pwede siyang gumawa ng kung anong hand movements, but my other hand is holding the chair. And then, harap ako dito. Ayan, taas. Again, my other hand is holding the chair. Ganyan. Pero, nakahawak pa rin ako sa chair, yung isa kong kamay. And then, hanggang sa bumaba ako, nakahawak ako niyan. Because if I will not hold the chair, especially na model block, na magpagaan, di ba? Pwede siya mag-slip. At pwede akong mahulog or ma-aksidente. Now, let's proceed to some simple stunts that you can do on the chair. Meron akong isang dance cover, yung Someone You Loved, na gumawa ko ng, you know, simple chair stunts there. So, tatagilid ako sa inyo para may makita ko kung paano. Upo ka ng ganito. Okay? And then, eto. Yung isang mong paa, ang hirap. Isang mong paa, ano mo siya, ikabit mo siya dito sa isang leg ng monoblock chair. So, ganyan. While the other leg, lagay mo siya dito. Ganyan. Okay, make sure na ito, itong lower part ng nimo, talagang naka-angkla siya sa chair para hindi ka talaga mahulog because you're actually going to lie down. So, the one that will give you support para hindi ka mahulog sa chair at hindi rin gumalaw yung chair is your legs and your feet. Okay? So, bale, kung nakatagilid ako sa inyo, ganitong hitsura niya. Okay? After this, slowly, siguro kung first time mo, sige, hawak ka muna sa chair, slowly lie down, okay? Baba mo yung ulo mo. Ganyan. After that, pwede kang bumitaw. Now, kung medyo natatakot ka, pwedeng isang kamay mo lang ang itaas mo while the other hand is holding the chair. Okay? And especially if the floor is slippery, like my floor, I don't want to take chances. Hahawak ako sa chair ng isa kong kamay kasi madulas yung tiles. Okay? So, ang magiging itsura niyan, ganito. So, the chair must be facing the audience. Upo ako ng ganito. And then, ayun, gagawin ko na pag-angkla ng aking paa on the chair. My right hand will be holding the chair like this for additional support. And then, ayun, bababa ko. Ganyan. Okay? So, that's one stunt that you can do. The other one is like this. Pwede ka namang mahiga sa chair. So, yung puwet mo, medyo iusog mo siya sa may edge ng chair, like this, para yung likod mo nandito. So, hihiga ka ngayon. It's like this. Okay? Tapos, baba mo yung ulo mo. Ganyan. And then, your hand will be like this. Eto, hawak ka sa chair while the other hand may be free. Ganyan. Okay? So, that's one. In fact, ginawa namin to sa ballroom noon. Kung meron kang kapartner, pwede kang hawakan. Yan. Hahawakan ng isa mong kamay para yung isa mong kamay free na gumanon. So, in this case, you will not fear at all of having an accident while doing this chair stunt. Up looking at you, girl. How you move that thing from side to side. Fuck everybody in this club, 'cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gonna rain. That's that sound, that's that shit that's got you like wow. And wanna let me beat 12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low.
when I drop, 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 go it up.